order of the good, stop and say. Abstaining. Hagstabord. Thanks to abstaining. Pending 3-1, Hagstabord. Para maging makatotohanan ang aming man overboard drill, kailangan namin magtapo ng box o karton para siyang magiging parang taong na man overboard at para ma-execute namin yung maneuver na dapat namin gawin. For the record at para sa inyong kalaman. Ito man overboard drill natin ngayon. Alam natin na bawal magtapon ng basura, kahit anong basura sa dagat, pero for drill purposes lang. Tapon tayo ng karton. No? Tapon natin yan, starboard side. Tapos, gawin natin yung man-overboard. In addition sa basura, ang pwede natin lang itapon sa dagat ay food waste. Pero may regulasyon dito na dapat nating sundin. Kung aktwal na may nahulog na tao sa barko, ito ang dapat gawin ng nakakita. Sumigaw naman overboard at itawag sa bridge kung saan nahulog ang tao. Tango, bravo! We have man overboard, starboard side! Man overboard, starboard side! Ang gagawin ng duty officer ay manual ang steering, i-mark yung position sa ECDIS at iiwas sa taong nahulog. Itapon ang pinakamalapit na life ring. Other heart, starboard, sir. Mike Tango. Importanteng malaman ng duty officer kung saan side para mailayo yung taong nahulog sa propeller ng barko. Pindutin yung general alarm para malaman ng lahat. Tawagin ang kapitan at tawagin din ang engine room. Mike Tango. Yes, Tango, Mike. Tango, Mike. Pag-send ng lookout sa forward at i-release ang MOB or man overboard boy. MOB boy release. Okay, MOB boy release. Nakatagal mo tong pin. Once na hinatak mo yung pin, mag-release din lang po. Makahatak niya ngayon yung tali. Napaka-importanting ma-release ang MOB boy sa aktual na maneuver board. Passing 350, sir. Kinakailangan ng constant monitoring ng mga engineers sa makina in any case of emergencies tulad nito. At bilang kapitan, chichikin ko ang ginawa ng officer on watch kung tama ang in-execute niya na procedure o maneuver sa pag-rescue sa tao na man-overboard. At kalimitan, pag man-overboard, ang maneuver na ginagamit ay Williamson turn. Ito ay yung procedure na tinatawag na Williamson turn. At ito naman yung actual na maneuver during the drill ng man-overboard sa ECDIS na kamark. Mother Hartford, sir. Okay. Kailangan ng constant monitoring lookout sa bridge wing. And same time, ipiprepare mo rin yung rescue boat o lifeboat para in case i-rescue yung taong nahulog. Thank you.
constant monitoring ng taong lookout sa forward or forecastle para sa establish ng communication. Bravo! Sir, nakita ko po yung kapton, nakita okay, nakita mo kapton. Sige, monitor mo. Dadahin niya yun. Ilalagay ko siya sa, sa scribble ko. Scribble na siya, nasa scribble? Yes, sir. Nakapuntay sa test. Okay, ibig sabihin, tagumpay. Tagumpay, sir. Okay, sige, ilalapit ko lang konti, tapos mabalik na tayo. Ayun. Habol na natin, stubborn 20. Stubborn 20. Yeah, totoo ka ba? Ayan, no. Lagay ka na yung kanto, no? Other star for 20, sir. At least, okay yung aming Williamson turn. Ang purpose lang ng karto na yon para sa aming training. So, inuulit ko, yung karto na aming tinapon ay karto lang naman, papel. Ang purpose nyo ay sa training. At yun, kung saan po ito na marirecover namin. So, ito, dito yung tinapon, pero nakita namin andito. Sa, yun, bumalik na kami. Ibig sabihin, napadpad na yung karton papuntang north. So, yun. Kaya pabalik na ulit kami sa aming kurso. Maiiwasan natin ang aksidente o man overboard kung ipaprioritize natin ang safety ng ating sarili sa pagsusuot ng tamang PPE. Dahil kung hindi mo susundin to, aksidente ang mangyayari sa iyo. Okay lang na mag-drill tayo ng man overboard every 3 months, pero wag nang yung totoong man overboard. Sa umpisa at pagkatapos ng trabaho, napaka-importante ng proper communication. Sir, combination on the port side. Palot ladder, 3 meters, 6 meters, gangway ready. Okay, thank you. Combination port side, 6x3. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood, mga kadimulupig. Ingat po tayo palagi at mabuhay.